Hello mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko, isa sa mga napakahilig po sa mga iba't ibang mga pampaswerte? Asya mga bossing, marami po ako mga ipapakita po sa inyo na mga iba't ibang mga pampaswerte. Ano po ba ang gusto nyo mga bossing? Kayo po ba ay mahilig sa mga iba't ibang klase ng lucky charms? Ganon din po sa mga iba't ibang klase ng mutya, anting-anting, or kaya po'y agimat. O kaya ay iba't ibang dekorasyon sa loob ng ating tahanan na maaaring makatulong po sa atin upang sa ganon mabilis tayong maka-attract ng swerte, maging sa usapin ng pera, buhay pag-ibig at proteksyon. Kung kayo po isa sa mga naniniwala sa mga gatong mga pamamaraan at kayo po ay mahilig sa mga ganito mga bossing, ay kumbagay talasan ng inyo po mga mata, tandisin ang inyong kalooban. Kapag po gusto nyo po ito, lumarga po kayo, tumawag po kayo sa amin. Pero kung ayaw po ninyo, kumbagay walang dating, asya, huwag nyo na lang pansinin. Ngayon, kung kayo po mahilig sa mga ganito mga pampaswerte, ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko isa sa mga mahilig sa mga pampaswerte at kayo po mga bossing ko ay marami mga pagsubok na pinagdadaanan sa kasulukuyan. Asya mga bossing, ako po ay irerekomenda sa inyo na perfecto mga bossing at marami na nagpatotoo bagamat kailan lamang po siya in-upload po natin. Ito po mga bossing ko ay ang bisyo ni Ma'am Rudy Baldwin na talaga namang isa sa mga hinangaan ko dahil sa kanyang bisyo na kumbagay siya lang po yung kumbagay hindi ko siya ni-share dito sa video yung aking mga iba pa na mga negative. Siya po yung nakabisyo na ito yung pinaka-worst. Kaya kumbaga, napaiyak nga po ako dyan eh. Kaya kumbaga, mula po noon, parang lalo po ako naging ano sa kanya. Kaya gusto ko po yan, si Ma'am Rudy Baldwin. At napakabait po niya, at napaka-generous mga bossing. Siya po eh, mapagbigay po siya mga bossing. Ang dami niya po, halo, punta po dito. Bibigay po sa akin ng dalawang sakong bigas, yung mga ganyan. Ang dami po niya na ibibigay po mga bossing na nagugulat ako na isang apple pag yun na kumbaga, hindi ako makapaniwala na kumbaga kaibigan ko na si Ma'am Rudy Baldwin na yung bati po na kami na lagi nagkakakwento, nagkakausap at talagang ang dami po sa kanya mga natawag yung mga ganun mga bossing. Talas dun ko na ano na talagang mabait po siya. Ngayon po mga bossing at ito pong bisyo niya ito sa mga pampaswerte at dito rin po kumbaga napakapalad ng lugar kong ito dahil kumbaga nahaplos po yan lahat ang mga pampaswerte at na kumbaga nahipa na po niya talaga namang super effective kasi. Kaya gusto ko rin kasi para halimbawa murder ang mga bossing ko, gusto ko yung super effective po sa inyo. Kaya kumbaga nag-iisip tayo ng mga ibang ano para mas maging swerte na mga bossing ko. Ngayon po mga bossing, oh, ito po yung isa sa mga yung pinakahuli po niya parang 2 days ago pa lamang po ngayon. Alam mo, napakatagal eh, di ba? Yung binidyo nga po namin, ito po yung almost told. Alam niyo po ba mga bossing, kagaya po na siya ni Ma'am Rudy Baldwin doon sa lugar po nila, may mga nakatama na po mga bossing. Meron po doon yung, hindi ko na alam kung pwede banggitin dito pero hindi ko na babanggitin. Sila po yung nakatama ng pera, malaking halagang pera. Kumbaga nag-wish lang. At hindi na po ako magtuturo. Sa akin po mga bossing, nag-wish po ako mag-wish. Nung umaga, nag-wish ako mag-wish. Tapos pag-uwi po ng hapon hanggang tenga ang ngiti. Dahil nga po sa kumbaga natupad ka agad yung aking pong shiner. Yung aking pong winish po dito. At ganoon din po yung, meron nga rin po akong binigyan ng share na ganito. Tapos nagkaroon din po siya. Aba mga bossing, nagulat po siya doon sa winish niya. Dahil nung hapon pa lamang, palakpak na ang tenga po niya sa tuwa dahil nag-run po kagad. Kaya ang hangad ko ay ganun din po ang maganap po sa inyo. Ito pa mga bossing, only wishes. Lahat ng gusto nyong i-wish, maging sa kalusugan, magulong pamilya, buhay pag-ibig, lahat-lahat na, i-wish na po dito. Kailangan mula lang sa puso ang pag-wish. Tapos sabihin nyo po dito, halimbawa ako, gusto ko na magkaroon ako ng maraming-maraming pera, magkaroon ako ng maraming-maraming pera, magkaroon ako ng maraming-maraming pera, magkaroon ako ng maraming-maraming pera. Bukod sa sipag at syaga ha, baka po kasi mag-wish kayo na magroon ako ng maraming-maraming pera. Kagaya sabi ni Ma'am Rudy Baldwin at lagi ko rin po sinishare sa inyo, sipag at syaga. At syempre, gabay ng mahal na Panginoon. Sabayan natin ang mga ganito dahil makakatulong po ito para mabilis nating ma-achieve yung ating mga ninanais. Kaya magroon ng maraming-maraming pera. Ngayon po mga bossing, eto pa, bukod po dito sa OMO ha, OMO, na napakaganda, original po ito. Mag-ingat po kayo kasi marami pong fake po nito. At ang kagandahan nitong OMO po natin, ay isang ano po siya, isang bag po siya mga bossing na kumbaga blessed na ni Ma'am Rudy Baldwin kasi siya po yung may dala nito. Ang bango pa nga po kasi doon sa kanilang bahay mga bossing, meron siyang menthol
yung meron siyang peppermint na ang bango kapag inamoy mo yan. Ganun din po amoy niya kasi nabilat ito doon sa lugar po niya, sa bahay po niya na napakabango at nakaka-relax ng isipan. Tapos, sabay po na na-bless din po niya mga bossing. Kaya maganda na meron tayong ganito para lahat ng mga wish po natin ay mag-grant. Maging sa buhay pag-ibig mga bossing. Kasi marami ako mga bossing na may problema po dyan. Susolusyonan po niyan. Halimbawa, sa inyong karelasyon, sabihin niyo yung tunay na pangalan, tapos i-wish niyo na, sabihin mo, mahalin mo ako, at hindi na tayo magkakaiwalay, mahalin mo ako, ganun mga bossing. I-wish niyo na lahat-lahat. Ito po yung mag-iingat ka sa pag-wish dito. Bawal po dito ang mag-wish ng negative. Kaya kumbaga, kung kayo ay may pinaplano na mag-wish ng negative, balik po yan kaagad sa inyo. Kaya magaganda lang ang mga i-wish natin. Ngayon po mga bossing, basta kailangan pag-isipan nyo magaling ang inyo pong i-wish po dito. Hindi po basta-basta po stone po siya. Lalo na kung bless nga po ni Ma'am Rudy Baldwin. Ngayon po mga bossing, eto pa. Kung ikaw din ay isa sa mga mananaya at gusto mo magwagi ng limpak-limpak na salapi, etong ating magic buhaya, halimbawa tumaya ka, ipit nyo dito yung ticket, magulat ka na lamang, tumama ka na. Diba po mga bossing ko, yun nga pong ngipin ng buhaya. Diba may pinakita po ako sa inyo parang 2019 nung video po doon, ngipin ng buhaya ang papaswerte. Ito po, ano pa, kung isang metal na buhaya at isang buong buhaya na hindi lamang ngipin. Ito po ay napaganda, lalo-lalo na sa usapin po ng mananaya. Ayan, buhaya, metal na buhaya. Ibig sabihin ng metal, kagaya ng metal bracelet po natin, kung sino man ang makakaharap ninyo, sino man makakatunggali po ninyo, metal po kayo, hindi kayo nababasag, hindi kayo nagka-crack, hindi po kayo madudurog. Metal ay metal, ibig sabihin, fighter kayo, matatag. Kumbaga, kung ano man ang mga pagsubok na pagdadaanan, panalo pa rin po kayo sa larangan ng buhay. Kung ano't ano man po yan, lagi kayong panalo, jackpot po kayo dyan. Ngayon po mga bossing, eto pa. Kung ikaw po isa sa mga mahilig sa mga mutsa at iba't ibang mga anting-anting, ito po mga bossing ko, ang mutsa po natin ng ating nyog. Ang nyog, di ba po, ang nyog ay tinitingala, matayog. Kayo po soon, kung kayo po ay sobrang hirap sa pinagdadaanan sa kasalukuyan at tinitiris ng kapwa, kumbaga ibinababa ng kapwa, itataas naman kayo soon ng ating mutsa ng nyog. Kayo po ay soon titingalain, hindi po kayo laging gaganyan eh. Ganun din po mga bossing ko, ito namang ating, ito pong ating mutsa ng linta. Ang mutsa ng linta ay isa sa mga maganda na meron tayo sa ating negosyo. Upang sa ganon, lahat ng mga kaswertehan ay maaaring mapasa inyo. At ito pa mga bossing ko, kumbaga, ganun siyang kadikit. Kapag kumapit sa inyong swerte, wala na po yung puknat sa pamamagitan ng ating mutsa. Ganun din po mga bossing ko, ang mutsa naman po ng ating... Ito po ha. Ito po yung mutsa naman po ng... bato ng sa may dagat. Ito po ay mahiwaga, kagaya sabi ko nga po sa inyo, nagmula sa kalikasan. Swerte po ang dulot po nito. Maglagay ka ng ganito sa inyo pong pitaka at malabo na maubusan po kayo ng pera. Kasi ito pong batong ito ay nagmula sa tubig. Tubig is wealth. Kasaganahan ang dulot po nito. Kaya malabo po kayo maubusan ng pera. Magiging masagana ang inyo pong pitaka. Siksik, liglig at umaapaw. Ganoon din po mga bossing ko, itong ating ito pong ating mutsa na po ng pocket wallet. Ilagay niyo po ito sa inyo pong pitaka din upang sa ganun very smooth yung makamtan yung inyong mga nanais at minsan mapapansin ninyo nabili niyo na lahat ang inyong nais pero maputus-putus pa rin po ang pera po ninyo na parang magaan sa inyong kumita ng pera. Gamitan niyo po ito ng pocket wallet. Ganun din po mga bossing ko, ito pong ating mutsa naman ng langka. Ang mutsa ng ating langka ay maganda na meron tayo kasi 'di ba ang langka masangsang po ito at napakabango ng prutas nito 'di ba? Yung po inihalin tulad sa mabisang pang-attract ng swerte sa pera. Ito po, yung kasangsangan po yan at lalo-lalo na ako ang ating mutsa ng langka ay may sibol. Pero maganda rin po yung walang sibol. Parehas lang naman po sila. Maganda po na ito po ilagay po natin sa ating pong bag. Dito kahit saan kayo tutungo para kayo po isundan ng kaswertehan kasi yung sangsanga po ng langka. Ngayon po mga bossing, ito pa. Ito naman po ay ngipin ng kidlat. Kung kayo po mga bossing ko ay lagi na lamang nakakainggitan, lagi kayong apple of day ng mga chismosa, tutulungan po kayo nito para pag kayo dumaan, hahawi po yan sa inyo po mga dadaanan o ito yung mga negatibo. O kaya halimbawa, ikaw yung papapadpad sa ibang lugar. Pagkatapos syempre, bago-bago ka palang doon, hindi mo saklaw kung ano maaaring kaisipan ng bawat isa o kaya kung ano man po madadatnan nyo doon ng mga engkanto. Meron kayong ganito na ngipin ng kidlat, ewan ko na lamang kung hindi humawi po yan sa inyo pong dadaanan. Basta ilalagay nyo lang lagi sa bulsa po ninyo, huwag nyo po itong kakalimutan. Ganun din po mga bossing ko, ito namang
Ito po ang ating mutya ng ninyo. Ito. Ito naman po yung medalyon ng ninyo. Ang medalyon ng ninyo, pampalakas po ito ng karisma. Huwag niyong gagamitin sa iba. Malas po yun. Lalo-lalo na kung ikaw po ay pamilyado na. Ngayon po mga bossing, ito po ay isa sa mga maganda na meron kang ganito sa inyong negosyo. O baka sabihin niyo, ay hindi ko na kailangan yan. Ay, may asawa na ako. Lalakas pa ba ang karisma? Ay mga bossing, dyan po kayo nagkakamali. Bakit ka mo? Lalo-lalo na kung ikaw ay may negosyo. Eh paano na lang kung ikaw ay walang ganito, tapos ikaw po yung may tawag din, arang dusong ba yun sa ibang salita? Basta yung ganon. Yung tipong hindi ka lapitin ng mga customer, tapos eh wala kang appeal, kumbaga maiyamot pa sa iyo, sabi kakaiyamot yung tindero ko, mga ganon. Instead na lapitan ka, kaya kailangan yun ng ganito para lumakas ang inyong karisma. Yung mga pag may lumapit sa iyo, ay ma, bili na po kayo, bossing, bili na po kayo. O siya, lalapit na po sila kasi malakas yung karisma mo, iba yung dating mo sa tao. Kaya kailangan nyo ng mga ganito, mga pampaswerte, para kapitan kayo ng kaswertihan. At ito po mga bossing ko ay maganda sa inyo pong negosyo. Maging sa inyo pong sarili, para kahit saan kayo tutungo, hindi kayo kaiinitan ng ibang tao. At para lapitan kayo ng swerte. Ngayon po mga bossing, ito pa. Ito naman po mga bossing ko ay ang mutya po ng gabi. Ang mutya ng gabi, ito po ay swerte tungkol sa usapin po ito ng pera. Ganun din po sa buong pamilya. Asya, mga bossing, kung kayo po ay isa sa mga may magulong pamilya, magulong buhay pag-ibig, at saka ganun din po sa pera, swerte po ito sa pera, mainam na meron kang ganito, huwag po kayo magpapawala ng ganito, mga bossing. Proven po ito na napakaswerte once na meron kayong ganito na mga mutya. Ganun din po mga bossing ko, ayan, lumayo na ito na lumayo, ayan. Ayan, lumayo po, ayan. Ayusin ko lang mga bossing, ayan. Ito rin po mga bossing ko, ang mutya naman ng sibuyas. Ang mutya ng sibuyas, ito po mga bossing ko ay, halimbawa ikaw po ay lagi minamalas, tapos lagi may mga karamdaman sa isa sa miyembro ng pamilya, para ikaw ay lagi swertihin, kasi humihigo po ito ng kamalasan, para ikaw ay lagi swertihin, gumamit ka ng mutya po ng sibuyas, at para hindi sakitin ang miyembro ng pamilya, or maging kayo, para hindi kayo sakitin. Ganun din po mga bossing ko, ito namang ating mutya ng kawayan. Ang mutya ng ating kawayan, kung kayo po ay, halimbawa, may negosyo kayo, gusto nyo mag-boom ang inyo pong negosyo, o siya, gamitan nyo po ng mutya po ng kawayan. Ito po mga bossing ko, di ba, ang kawayan, mabilis po siyang dumami. Inihalin tulad ito sa mabilis na pagyabong or paglago or pagunlad ng inyong negosyo. Kaya kailangan nyo po ito ng mutya ng kawayan. Meron akong kakilala, sila po mga bossing ko ay naghahanap ng pampaswerte kasi parang minamalas sila sa kanilang negosyo. Nagkaroon po sila ng mutya ng kawayan. Alam niyo po ba, parang sila yung nagdahilan lamang ng mga nakalipas na buwan. Sabi nila, Diyos ko po, ito lang pala ang makakatulong sa akin. Eh, mantalang ang tagal nilang nagtiis na krisis talaga sa kanilang negosyo, lalo na sa mga panahon ngayon, di ba mga bossing? Ganun din po mga bossing, ito naman, mutya po ito ng nyog na may sibol. O, di mas maganda po ito kung halimbawa ikaw po ay papasimula pa lamang or kaya kayo po ay papalubog na. Kailangan nyo po nito para magsimula po muli sa bagong tagumpay. At ang nyog ay maganda mga bossing. Kaya ito nga po, nagpatatuna ako ng nyog. Alam nyo po ba, tagumpay po ito pagdating po sa nyog. Soon, kung kayo po ay binababa ng kapwa, tinitiris ng kapwa, itataas naman po kayo nito mga bossing ko. Soon. Basta naniniwala ka lamang kasi maganda kasi yung ikaw ay gagawa ng mga pampaswerte or bibili ng mga pampaswerte na may lubos kang paniniwala. Ganun din po mga bossing ko, ito naman, mutya po ng alog. Pero marami kayong mutya ng alog, may mga buntis, may Holy Spirit, pumili lamang po kayo. Halimbawa wala kayong pera, mag-wish kayo dito, marami kayo sa may silangan, magkaroon ako ng maraming pera, magkaroon ako ng maraming pera. Matutupad po yan mga bossing, basta positive ka lamang. At ito po ay metal. Maganda nito ay metal. Ilagay nyo ito sa inyong pumbag. Ilagay nyo sa inyong pitaka para kayo magkaroon ng mabilis ang protection at malabo na kayo malasin lalo na sa usapin po ng pera. Ewan ko na lamang kung hindi dumaloy sa inyo dyan ang pera. Ito po mga bossing, kung napapansin nyo ang inyong karelasyon ay nalalamig na sa inyo. Asya, gamitan nyo po nito mga bossing. Ito po ay isa sa mga maganda na meron kayo. Maganda po ito, lagyan nyo ito ng langis or kaya lagyan nyo ng pabango. Anako, tapos ihapos nyo sa batok po ninyo, ihaplos nyo kapag punayin dyan na. Aba, iwan po na lamang kung hindi yan humabol-habol po sa inyo mga bossing. Ngayon po mga bossing, kung kayo po isa sa mga mahilig sa mga pampaswerte at isa po kayo sa mga kinabog na ang aking mga pinakita sa inyo at parang kinabahan kayo at parang iba ang dating sa inyo kagaya ng bossing ko na pumunta po dito sa amin, may mga pumunta sa amin dito na mula nung nakita daw po ito na binidyo ni Ma'am Rudy Baldwin at kumbaga siya daw po ay parang kinabog, parang
iba daw po yung dama niya, parang hindi siya mapapakali na hindi niya to mabibili ng buong araw na ito. Kaya kahit kalayo-layo po, may taga Batangas, taga Bulacan, Pangasinan, ay napapadpad po dito sa amin, taga Taguig, malayo ba? Taguig, hindi naman masyado. Basta, ayan po, mainam na meron kayong ganito mga bossing. Basta ito po, i-ano nyo lang, mag-wish lang kayo ng 10,000. Parang may magnet siya na parang umaano po sa inyo dito. Ako nga po mga bossing ko, ayan, huwisa po, huwisa ko. Ano po, parang naging energetic ako na nagkaroon ako ng ganito. Pero lalong dumadami ang aking mga pampaswerte, napapansin ko, lalong napakaraming swerte yung dumarating. Kaya kung kayo po isa sa mga mahilig sa mga pampaswerte, mangyari lamang po ay tumawag po kayo sa 0948-788-9806, Palawan Express, Joel Agrimana. At ang tanging contact number lamang po namin sa Palawan Express ay 0948-788-9806. Asya mga bossing, kung kayo po isa sa mga mahilig sa mga pampaswerte, mangyari po ay tumawag lamang po kayo. Yun lang po guys, salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing, good luck po sa inyo lahat. Salamat po.